Hi guys! Magandang araw. Pumunta nga kami dito sa malaking bahay para gumala, sabi ng aking Mama Norma. Para bumili na rin ng aming makakain na gusto naming kainin. Bundok kasi dito guys. Walang malapit na tindahan. Kailangan mo pa umakyat sa taas para magkaroon ka ng pangmerienda kung gusto mong kumain. Pagkadating na namin, naglalaro agad yung mga bata. So ganyan pala talaga kaganda yung view dito guys. Bundok, tas malapit sa dagat. So ayun na nga, naglalaro na agad sila. Kaya kung dito ka talaga titira, kailangan may ipon ka sa isang linggo na mga pagkain para hindi ka aakyat pa dun sa taas, dun sa tindahan. Kaya naman sa bundok ka nakatira guys, at least napaka-fresh naman ang hangin. At dahil malapit sa dagat, mamimingwit ka na lang ng isda, may pangulam ka na. Doon sa baba ay tanaw na tanaw yung dagat at napakaganda. Dito din sa taas ay tanaw na tanaw mo din. Kitang kita mo yung beach at yung jet ski na nasa beach. So yun na nga, binigyan na nga ako ng bulaklak ng anak ko. Napaka-sweet naman at yan, binigyan ko na rin ng sito. Kapalit nung pagbigay niya sa akin ng bulaklak. Wow! Naabutan nga kami ng gabi, gawa na inaantay pa ni Mama Norma si Papa Molong. Sayo na nga, kakaantay namin, nagiinuman muna sila. So ganyan pala kasaya dito guys, pag ganyan sila nagiinuman, nagchachachahan, at nilagyan na rin ang damit ang gitna para may magbigay ng pera, ilalagay doon sa damit. Ginaya pala nila yung sa probinsya guys, pag merong piyesta. Ganun kasaya dito sila pag nagjijin bilog. Charot! Este pag nagiinuman pala. So yun na nga, dahil lasing na nga guys, ay dito na rin kami natutulog. Dito na rin kami nagpaliba ng gabi. So yun na nga, pagka numagana, umuwi agad kami kasi nga mangunguha kami ng halaan at mamingwit na rin sila papamulong para magkaisda, para may pangulam. Pagkatapos nga mamingwit ng isda, at ayan, niluto na nga ni Mama Norma. Ginawa niya pala dyan ay adobo na may gata. Yan yung pagkaluto niya dyan sa isda na asubi. Asubi pala tawag sa isda na yan guys. Kaya tara kain tayo. Ang sarap pala talaga yung pagganyang isda guys. Hindi lang naman kasi talaga asubi yan. Meron niyang ito. Ewan ko kung anong tawag sa inyo ng ito. Sa Bisaya kasi tawag dyan ito eh. Pero di ko alam kasi ang Tagalog niyan. Pagkatapos ko nga kumain ay pumunta agad ako sa tabing dagat para tumulong kumuha ng halaan. Pag umaga kasi dito guys ay hunas. Ewan ko kung anong Tagalog ng hunas. Basta ang alam ko kasi pag ganyan, wala pang dagat, puro pa buhangin, hunas. So ay nangangunguha na nga kami ng halaan. Basta pagkuha pa lang yan guys, kailangan mong kudkurin ng kamay mo. Tapos nandun yan sa ilalim ng baras o buhangin. Yung iba pala guys, pag nangunguha niyan kamay talaga ginagamit para alam agad nila agad kung halaan yun. Yung iba naman dahil masakit nga sa kamay ay kutsara naman ang ginagamit nila. Eh ako walang dalang kutsara kaya ang ginamit ko ay yung nakita ko lang nakaway sa dagat. So na nga niluto ko na nga guys. At yun lang yung Ricardo kasi nga hindi pala kami nakabili ng Ricardo. Ubus na pala ang stock na Ricardo. Halo ko lang pala dyan guys ay tanglad, bawang at luya. Kasi yun yung sabi ng mama minay ko. Isabay ko raw sa tubig, pakuluan. Tapos pag kumulo na, tsaka ko ilagay yung halaan. So kung ganyan pala daw guys ay bumubuka na, ay luto na raw. Tinimplahan ko na pala ganyan guys ng asin at magic sarap. Kaya masarap po yan. Yan po yung aming tanghalian na ulam. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless.